What's up mga idol? Ha? Kumusta kayong lahat dyan? So anyway, our videos for today is about kung paano natin ibabagay or paano natin suotin yung mga sleeveless natin pang lalaki, yung mga sando natin. So yun. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung sando na nakatago dyan sa mga cabinet natin. Sa cabinet ko pala. So yun, so ipapakita ko sa inyo kung paano ko ibabagay suotin yung mga sando na yan. So kasi kahit matagulan ngayon ay, Diyos ko, ang init pa rin, grabe. So ayun, so kasi meron naman na ako dun sa una kong video na formal wear, meron naman na ako dun casual wear, street wear. So ayun, so yung DIY na tungkol sa mga lumang damit. So ngayon sa sando naman tayo. So please keep on watching. To my channel. So ayun, anyway guys, so videos for today is yun nga yung mga sando. So almost kasi ng mga sando ko dyan ay karamihan sila ay white, so tatlong klaseng sando yun ang ipapakita ko sa inyo at ibibigay ko sa inyo na idea kung paano sila suotin. So first thing to do ay yung sando. Itong unang suot ko na sando ay may logo siya na black. So, dapat yung partner niya ay black din na short. So, kahit anong design na black na sando nyo, so, dapat ang partner niya rin is black din siya na short. So, dapat lagi nyong pakatandaan na ibabagay nyo lagi yung sando kapag ang logo ng sando nyo ay black. So, black din yung short kasi almost white ang sando ko ngayon. So ako kasi binabagay ko kapag white yung sando ko tapos ang logo niya ay black, disenyo niya, so ang partner nun ay black din siya na short, so magandang combination. So see, di ba ang ganda tingnan? Oh, so ang pangalawang sando ko ang logo naman niya ay yellow ang design niya, tapos may halong black, tapos ang ipapares natin dito ay pwede siyang red na short or pwede siyang yellow din na short kasi combination siya, dapat always lagi yung pakantanda na combination lagi ang kulay. So kapag medyo may black na may halong yellow ang logo ng sando nyo na white, so i-partner nyo din dyan is yellow din na short tsaka black. So wala kasi akong naisip na ipa-partner na short, so pwede naman siguro itong kulay red na short. So ito yung pangalawa kong combination, no? So di ba ang ganda? Ito naman ang pangatlong sando ko ay ang logo naman niya ay kulay blue. So my favorite color is blue. So itong color blue na logo sa white sando ko, ang partner naman niya syempre of course yung color blue din na short. So yun, para mas magandang combination kasi dapat lagi yung pakakantandaan na combination lagi. So kahit anong part ng mga kasuotan nyo, basta kapag white tapos ang design niya dun sa sando mo, halimbawa white tapos ang design niya ay blue, so dapat blue din yung ipapartner mo na short or blue din na pajama or blue din na pants, so mga ganun. So kayo na lang bahala mag-design sa mga ano nyo, magpapares dun sa mga kasuotan nyo, para ang importante dun is yung nababagay para sa inyo. So yun lagi ang lagi nyong tatanda ng mga idea na inaano ko sa inyo. So ayun, yan ang mga tatlo kong kasuotan na pinakamaganda sa lahat na para sa akin ay bagay na bagay sa akin. So, natapos din, nasuot na natin yung tatlong sando, yung kulay white na ang logo black, tapos yung pangalawa ay yung kulay yellow, tapos ang short niya ay red, tapos yung last is yung color blue. So ayun, yung tatlong mga sando na sinuot ko ngayong araw na to. So guys, maraming salamat nga po pala sa mga nanood, sa mga nag-subscribes, and then sana hindi kayo magsasawa panoorin yung video ko, ang vlog ko na ito. Sana marami kayong natutunan sa mga ideas ko, at sana huwag niyong kalimutan na i-likes tapos i-subscribe sa aking YouTube channel. So God bless you po. So ayun, maraming salamat. Ingat kayong lahat.